Hello guys, welcome back to my channel. Muli, ito po yung nag-isang inkandyosa na laging nagsasabing hindi po ako mayaman, pero maganda naman. Chill it! Tweet-hawat! Ako po si Chaika. So guys, our video for today is all about reaction. Reaction video po sa viral ngayon. Trending na trending ngayon sa lahat ng social media. Mapalabas ng bansa man o sa dito sa ating bansa sa Pilipinas. So, ito po yung mga nagkagulo na mga trans sa Thailand. Nasa Thailand po, nagkagulo po ang trans Pinay at saka trans Thai. Alamin po natin yung punot dulo kung bakit po sila nag-away. Ayun, may mga clips po ako na nakakuha. Ayan, mamaya, panoorin po natin saka natin bigyan ng reaction. So guys, tara, panoorin po natin ito. So yun guys, napanood po natin lahat ng mga video clips na aking nakalap po. So, bigyan po natin ng reaction po. So, doon po sa nangyaring po yun, wala po tayo doon sa eksena para mag-judge tayo doon sa Pinay trans or doon sa Thai trans. Kasi wala po tayo doon sa eksena kung ano po, hindi po natin alam kung ano po ang ganap, ano po yung unang nangyari, kung ano po talaga ang katotohanan ng kaguluhang iyon. So, bis lang po doon, magbibis lang po tayo doon sa atin ng mga napanood. So, unang-una po, yun doon po yung mga trans Pinay, yung parang nagdi-dirty finger sila doon sa mga, sa Thai trans. So, parang diridirma lang siya ng Thai trans. Kasi, parang grupo sila eh. Grupo sila ng mga trans, Pinay at saka Thai. So, parang hindi natin alam kung ano ang nangyari doon, saan nag-umpisa, sinong nanguna, sinong nag-umpisa ng gulo. So, wala po tayo doon sa posisyon na yon para magsabi na, ay, kasalanan ito ni Pinay, ay, kasalanan ito ni trans. So, wala po tayong alam doon. Ang binibis lang po natin dito, yung napanood natin po sa video na yon. So, yung parang dirty finger siya ng mga Pinay. So, parang lumalabas yung pagka-war freak ng mga Pilipino. Unang-una po, dayo lang po tayo. Wala po tayong karapatan magsigasiga sa hindi natin sariling lupa. Dapat po natin alalahanin po lagi lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bansa na kung ano kayo dito sa Pilipinas, kung matatapang kayo dito sa Pilipinas, masiga kayo dito sa Pilipinas, pagdating doon sa ibang bansa, hindi mabaliktad na po ang sitwasyon na 'yon. So hindi na po kayo dapat magsigasigaan doon. Maging sabihin man natin na sige ha, dito sa Pilipinas hari kayo, reyna kayo. Pero pagdating sa ibang bansa, isa lang po kayong alipin. Isang katulong, isang tuta, parang ganon. Kasi, hindi po natin masasabi ang mga ugali ng mga tao. Iba-iba po tayo ng culture na pinagmulan. So, based sa aking napapanood, ay ang mga Thai ay very, very, hospitable, napaka-kind, at saka napaka-maunawain. So, sa nangyaring yun ay parang napuno yung mga Thai, parang pinagkaguluhan, pinagkaisahan na nila yung mga Thai, mga Pinay transgender doon. Kasi
Siyempre, nasa lupa kanila, bakit kanila aapak-apakan ng ganun, di ba? So, ang ano ko lang din naman po, masasabi doon sa side ng mga titrans, so parang walang na rin respeto. Nandun na yung ano, yung mga pulis. So yun, para sa mga titrans, so dapat nagkaroon din sila ng respeto kasi nandun na yung mga authority nila, parang pinagkakasundo na sila, pero parang naging war freak pa rin sila. Parang nagsama ang mga poor war freak. Ayun, yun din ang kasalanan ng mga Thai na hindi sila naging kalmado. So, naging ano na din sila, naging agresibo na din sila. Lalo na na yung mga kinukuyod nila yung mga Pinay. So, bali ano lang po yun, manandun na mga Pinay, trans Pinay ay mga 20, tapos hundreds of Thai trans na nandun. So, anong laban ng 20 trans Pinay na, sa hundreds of Thai trans? So, wala talaga. So, pumagitna na po ang mga kapulisan nila. So, nandun pa rin yung pagiging warfare din ng mga Thai. Siguro, na puno na rin sila siguro, kung hindi po natin alam, hindi po natin masasabi kung ano po ang pinagmulan ng away nila. Wala po tayong sa posisyon na yon para mag-judge sa kanila. So, ang pakiusap ko lang po doon sa mga trans Pinay, so, since nawala po tayo sa ating bansa, so dapat pakumbaba na lang po tayo kung ano man yung mga alitan ninyong dalawa ng grupo na yon. So dapat nagpakumbaba na lang po tayo kasi wala po tayo sa ating bansa, nandun po tayo, mga dayo lang po tayo. So dapat inisip po natin ang kung ano magiging sitwasyon, kung ano magiging punot dulo ng kaguluhan na yon. So dapat naging kalmado lang po lahat, dapat lahat. So wag po natin pairalin yung init ng ulo, yung pagiging warfare natin, yung ano, pagiging matapang natin. So dapat iwan natin kung ano man mayroon tayo dito sa Pilipinas. Kapag nagpunta po tayo ng ibang bansa, lahat po dapat iniiwan natin dito sa ating bansa kasi pagdating doon sa ibang bansa, iba na po ang ating mga nakakasalamuha. So yun lamang po ang aking masasabi doon sa mga viral na video na kumakalat ngayon. So, listen learn. Dapat talaga na maging ano lang po tayo, maging magpakumbaba para wala pong gulo. Iwas gulo. Dapat pagkakamali man natin o hindi, dahil wala po tayo sa ating lugar. So, dapat maging magpakumbaba na lang po tayo. So, yun na lang po ang aking tanging pakiusap sa mga taong nanginibang bansa po. Wala po tayo sa position para magsigasigaan dahil wala po tayo doon sa ating, wala po tayo sa ating bansa. So, maraming salamat po sa mga nanood at sana kapulutan po ng aral itong nangyari ito. So, yun lamang po. Maraming salamat po at magandang hapon. Bye-bye!